Ayan, good morning guys. Pababa tayo ngayon dito sa Sungay Road. Papunta tayo ng Talisay. Dahil pupunta tayo ng Lobo, Batangas ngayong Sabado ng umaga. So, itatry ko munang mag-vlog ng walang external mic. So, eto yon, eto yung tunog ng walang external mic. Ayan. So, I'm pretty sure. Okay. So, we're back again, guys. Nagpagas muna tayo before heading to Startol. So, ang gagawin nating route ngayon is Batangas City, then diretso tayong Monte Maria. ETA natin doon is around 6:23 in the morning. So, maaga pa yon. Actually, ang gagawin ko is tatambay ako ng matagal sa Tabangaw, doon sa Mabanat. So, good morning guys. Medyo maliwanag na. Kaka-exit lang natin ng Startol dito tayo sa Batangas City. And ano ba? 50 minutes away papuntang Monte Maria. So, ang next stop na natin siguro doon na mismo sa Mabanat Cafe. Doon na rin kasi tayo mag-aalmusal, guys. So hopefully wag umulan. Kasi ang gagawin ko is eto, Batangas City, tapos Monte Maria, Tabangaw, and then doon tayo mag-exit sa ano, sa Taysan, Taybaan. So kumbaga ilulup natin tong kalahati. Dito ako madalas nag ano, pag quickie lang. Ayan, dito sa sana pa yun, yung Georgians. Ayan, ito tong ano na to. Diyan ako kumakain ng breakfast. Sarap yung food dyan, guys. So mamaya pa yata magbubukas yan, mga 6 or 7. Parang mas maaga sila nagbubukas ng weekend. Ito, yung isang way na to, actually mas madali kung dito ako dadaan sa Taysan. Pero masyadong maaga pa kasi. So dito tayo sa medyo mas mahabang route at matraffic na route. Para ang estimate ko mga lunch or before lunch, nakabalik na tayo ng bahay. Nandito na tayo sa dagat na part. Ayan, nasa kanan ko. So
mamaya pag lagpas natin ng mga refinery talaga, well actually refinery na to. Yan, yan ang dagat to. Pag dumadaan ka dito, parang ka nasa ibang bansa, di ba? Tapos makikita niya yung mga bundok. Yan, after nyan, yun na, yung tabing dagat na. So, time check, 5, ay, ano oras na ba? Alas 6, eksakto. Okay. So, refinery ulit to guys, oil refinery. At dito pala yun, yung mga naka uniform na kasabay natin. Ayan, mga naka blue, red, tsaka orange. Ito, may naka gray din. Tapos malapit na tayo makarating sa Mabanag, 4 kilometers na lang. May part lang dito na off-road, pero patag naman guys. Naman to, itong kalsada na to, huwag lang talaga kayong mag be-break lalo sa harap. Yan o, dulas niya yung putik na yan. So 3 kilometers ando na tayo. Tapos guys, free coffee doon pag umorder kayo ng parang breakfast meal nila. So ayan, tabing dagat na. Dito ako madalas magpalipat ng drone. Maganda dito pag maaga, pag medyo tanghali ka na, ang init dito guys. So malamang tayo pa lang yung tao dun, mauna tayo dun sa kubo. Dalawa lang kasi yung table dun. So may mga mesa naman sila dun sa ano, sa mismong pinag-orderan. Pero syempre maganda kung tabing dagat dun. Ano dito, priceless.
pa sila. Sarap dumaan dito, oh. Ayan, oh, tawing dagat. Bayan papunta ng Malabrigo. Alam ko may pansitan doon. So ano, though nando naman yung ano guys, yung lumihan, pero parang gusto kong mag pansit or kumain ng kanin. Bago tayo ano, dumaan ng Taisan. Tsaka kailangan ko rin magpalit ng ano, battery ng Insta360 natin. Ayan, so welcome back ulit guys. And dito tayo sa Lobo, Batangas. Piesta pala dito. So ang daming kalsadang sarado. Tayo siguro doon na ako sa ibaan kakain. Kasi yun nga, ang daming saradong kalsada. Sila ate dito hindi nakapamalengke. Yun, doon na yung bayan doon na may eskwelahan. Pero itong ito yung paborito kong daanan hanggang doon kasi puro view naman dito guys, puro bundok, palayo na tayo sa dagat. Yan, bihira lang tayo makakita ng small bikes dito kasi yun nga, pagpupuntahan mo to guys doon sa Lobo, talagang dadayuhin mo yon, malayo. Kumbaga malayo siya para sa maliit na motor. Okay lang sana kung nakakapag-express siguro mga 3 hours andito ka na, 2 to 3 hours, depende sa takbo saka depende syempre sa traffic. Bagong asfalto, ang ganda. Yan, may mga langis-langis dito guys, oh. Yan, yung mga itim na guhit na yan, mga langis yan. Kasi nga daanan na mga truck to. So pag nandito, medyo syempre mag triple ingat kayo. Hindi pwedeng bakbak ng bakbak. Yan, eto, mabuhangin tong part na to. Yan, yung mga puti-puti na putik. Eto rin, o, malubak. So, lalim ng lubak na yun. Basta pag hindi nyo kabisado yung lugar,
kahit nakabisado nyo na rin, kasi hindi nyo naman alam kung kailan may mga gumagawa dyan. Tapos hindi nyo rin alam, baka yung daan nyo kahapon malinis pa, tapos pagdaan nyo ngayon may mga natapon na buhangin lang eh. So, anyways, hindi naman racetrack kasi yung mga public roads, diba? Enjoyin nyo lang yan, lalo to itong daanan na to, scenic road talaga to, napakaganda, para kayong nasa papunta ng Baguio. Kaya paborito ko to, guys. Wala siyang traffic. Never akong dumaan dito ng traffic, guys. Mapa weekday, mapa weekend. Maluwag. Weekday, syempre, pag nandun ka sa bandang ibaan, may konting traffic kasi may mga eskwelahan dun eh. Diba? Gagawin natin ngayon is ibaan na tayo, going home. Hihinto na lang siguro tayo sa Statoil, doon sa favorite na hinihinto natin, sa Cafe Dilipa, para magpahinga tsaka magkape. And yun nga, as expected, siguro mga 11:30 nasa bahay na tayo. Total solo lang din naman ako. Ayoko nga, yun nga, ayoko rin na maano, mainitan tsaka baka umulan mamayang hapon. Hassle though, clear na clear naman sa ngayon ha, clear yung skies. Tapos nga pala, ewan ko kung manonotice nyo sa video ko ngayon versus yung mga video ko dati, medyo tumahimik yung 1000 natin. Tinry ko kasing lagyan na ano ba yan, DB killer yung Orion natin. Medyo tumahimik, pero yun nga, yung performance nyan definitely nag-iba, parang sakal. Versus yung free flow lang siya, talagang ano, kaso sobrang bulahaw, guys. Sobrang ingay. Pag ang kasko yung si Mrs., halos hindi kami magkarinigan. Eto, hindi pa nate-testing, pero noticeable talaga na humina talaga yung tunog. Kalsada na to, lalo doon yung sa ibaan, yung tatawiran natin ito. Yung madalas din akong huminto doon tsaka palipad ng drone, especially pag umagang umaga, mapag kasi doon mahamog. Eto, kahit pagalan mo dito, bibihira lang yung may kasabay ka talaga dito. Malapit na pala tayo dun sa inihintuan kong puno eh. Ito, tuturo ko sa inyo, guys. Pag-akyat dito sa kurba na to. Yan. Basta pagka ang ruta ko is Lubo. Yan, humihinto ako dito. Dali, tuturo ko. Kasi yung lilim, tsaka may pwede kang upuan. Yan, dito. So, yan, yung puno na yan. Yan, dyan ako humihinto.
niya lang siguraduhin na walang kasalubong. Maraming lubak talaga dito guys. Pero paglagpas nyo naman tong kalsada na to, halos dire-diretso na. I mean patag na. Medyo maliit lang talaga tong kalsada dito. Good for ano lang, dalawang sasakyan na magkasalubong. Banda dun sa harap may ginagawa dito, kumbaga one way. Sakto na rin na pauwi na tayo. Tingnan nyo, kumupal na yung ulap. So mukhang paulan na rin. Medyo okay na rin kasi putik-putik na rin yung motor natin eh. Magpapakarwash na lang ako siguro yung medyo malapit sa bahay, para kahit tumulan, okay lang. Talaga to. So kailangan mag tingnan mo muna din yung nanggagaling sa kabila. Yan, dito ang lamig dito guys pag maaga. Tapos na abutan ko to. Ayan, tinan nyo guys, oh, anong oras na. Mag-alas 9 na pero mahamok pa. Malamig talaga dito. So naabutan ko to. Sementado na tong tulay. So dati daw is ano, dati daw is ano lang to, tatawid ko talaga dyan sa tubig. Titingnan niyo yung mga video ko, yan dito, yan maluwag kasi para hindi rin tayo nakakabala. And siguro doon na tayo magpapahinga talaga sa ano, sa Cafe Delipa right before going home.
doon, tsaka masarap talaga. Masarap din naman yung mga coffee nila. Tsaka padilim na lang, padilim guys. So, baka madali tayo ng ilan. Video na lang tayo pagpasok ng express kasi malamang puro windows lang maririnig.